Eto na naman tayo. It's that time of the year again. Handa ka na ba? Handa na kami. Go! Hi guys, nagpaparamdam na ulit ako dahil bar review season na naman. And what better way to kick off this season than to give you this video overview of the coming 2024 bar exams. So, nung isang araw nga, ibinalita na may kabuuang 12,246 na katao na nag-register sa Supreme Court para kumuha ng bar exam sa September 2024. Kung hindi ito mababawasan dahil sa voluntary withdrawal o di kaya ay ma-disqualify, mas marami ang nagbabalak kumuha ngayong taon kumpara last year na 10,816 lamang. Note however that last year out of the 10,816 examinees, only 3,812 were successful for a passing rate of 36.77%. Will this year's batch of examinees perform better? Mas mataas kaya sa 36.77% ang passing rate this year? We'll see. Of course, I wish nothing more than for all these examinees to pass and become lawyers. Sana magkaroon tayo ng 10,000 new lawyers by the end of the year. Of course, merong mga nagsasabi na we already have too many lawyers. Meron pa nga daw mga recent bar passers na hindi makahanap ng trabaho as lawyers. Kaya there are new lawyers who work non-lawyer jobs. I don't know their personal stories kung bakit nagkaganon. It could be true na walang available lawyer jobs, or it could be because it's their choice not to practice their profession. But I don't agree na we have too many lawyers. Una-una sa lahat, wala namang kwota kung ilan lang dapat ang mga abogado sa lipunan, di ba? Sa katunayan, may kakulangan sa abogado sa maraming lugar. May mga maliliit na bayan o barangay na walang ang abogado. Kailangan pang bumiyahe sa malalayong lungsod para makakuha ng legal services tulad ng paggawa ng mga kontrata at pagnotaryo ng mga dokumento. Pangalawa, there are unfilled or maraming bakanteng government plantilla positions that will benefit from legal expertise. Kaya nga last year, in an article in the Daily Tribune, Albay Representative Joey Salceda encouraged the new lawyers na ikonsidera magtrabaho sa Bureau of Internal Revenue, sa Fiscal Incentives Review Board, the Office of the Government Corporate Counsel, and other agencies of fiscal and economic affairs where legal expertise is needed. Yun nga lang, sa mga mag-a-apply sa mga opisina na ito, limited or baka wala ngang opportunity to practice litigation o yung paghawak ng kaso sa korte at makipagbakbakan. So what, diba? I know a lot of lawyers who feel that litigation is not their cup of tea. That's why they work in the government or even in private companies doing non-lawyer jobs. For them, they are hired for their legal knowledge as confirmed by their passing the bar exams. And they love what they're doing. So back to those who will take the bar exams this year. I wish nothing more than for all of you to pass. What you do after passing the bar is all up to you. Ipasa nyo muna ang bar exam, then decide later kung anong gusto nyong gawin, kung gusto nyo ba magtrabaho as a lawyer. So with that, here are 5 things to know or do before taking the bar exams this September 2024. Number 1. That's right, the 2024 bar exams are scheduled on September 8, 11, and 15, 2024. Ito yung mga subjects, at ito din yung mga petsa kung kailan ibibigay ang mga exams na yan. In the morning of September 8, Political and Public International Law. In the afternoon, it's Commercial and Taxation Laws. On September 11, in the morning, is Civil Law. In the afternoon, it's Labor Law and Social Legislations. On the last day of the exam, September 15, in the morning, Criminal Law. In the afternoon, it's Remedial Law, Legal and Judicial Ethics with Practical Exercises. Don't forget these dates, guys. Block these dates in your calendar. Better yet, block your entire month of September. Don't make plans immediately after the bar exam. Not even a bakasyon, kasi kapag may nakaplano kang bakasyon, baka yun na ang isipin mo at ma-excite ka na para doon, sa halip na mag-focus lang sa exam. Your attention should not be divided. Just focus on one thing and that's the bar exam. After the bar exam, matulog ka ng matagal sa bahay, bumawi ka. The 2023 bar exams, like the last 3 bar exams, will be administered digitally and regionally.
Pen and paper bar exams are a thing of the past. No worries about poor penmanship. Alam ko may mga estudyante dyan na mas malinaw pa ang penmanship ng doktor kaysa sa penmanship nila. But be that as it may, you should know about basic tech know-how. Kailangan kabisado ninyo mag-type sa laptop at kailangan mabilis. If an exam is good for 4 hours with 20 questions without sub-questions tulad last year, multiply 4 hours by 60 minutes, that's equals 240 minutes, divided by 20 questions, that's equals 12 minutes. That means you have 12 minutes to read, write, and review each question. Pero wag mo naman sagarin. Do it in less than 12 minutes per question. Ideally, 8 to 10 minutes per question lang. That way, you have time to review all your answers before clicking submit. For the regional locations, be sure to choose the exam venue most convenient to you. Remember, limited ang choices for the exam venue. Kaya choose fast and choose wisely. Once available na ang mga venue at pwede na kayong pumili ng mga venue, pili na kaagad. It should be malapit where you are based while studying so that it would be easy to travel to and from the examination venue. Note, however, that many examinees will be spending for their travel and accommodation during the examination days. That's why you should also choose the most cost-effective way to go to the exam venue. At ngayon pa lang, mag-ipon ka na. Marami sa nag-register para mag-take ng bar exam ay hindi pa gumagraduate. Marami ako estudyante na nagpapirma na nga sa akin ng good moral character, pero estudyante ko pa rin ngayong SEM na ito. So hoping na pumasa kayo at gumraduate this May 2024. But if you graduate this May 2024, you have to start as soon as possible with your study plan. From June 2024 to September 2024, you only have less than 3 months to study. Kaya ba? Of course, kaya yan. Disiplina lang ang kailangan. Assuming you only have 12 weeks to study at full-time kang magre-review, here's my recommended weekly study plan. So every day of every week except Sunday, because you have to have your rest day, study 4 hours in the morning and 4 hours in the afternoon. In the evening, mag-practice kayong sumagot ng mga previous bar exams. Remember, you must study smart and not hard. Yung advice ko na total of 10 hours of study 6 days a week for 12 weeks, that should be done smartly. Dapat may ma-achieve ka na substantial, hindi yung inuubos mo lang oras mo sa wala. Kaya dapat may diary ka ng daily goals, accomplishments, and unfinished tasks para ma-monitor mo ang iyong progress and do your best to meet your goals. Pag-usapan naman natin ang bar review lectures. Do I recommend that you enroll in bar review classes and attend these lectures? Of course, lalo na if lecturer ako doon, tulad sa Jurists, Legal Edge, PUP, VLC, Academicus, Recoletos, and Chan Robles. No, seriously, you need to confirm and validate your readings. That's where bar review lectures will come in and will be helpful. But be discriminatory in a good way. What I mean with discriminatory, dapat mapili or selective ka. Value your time. As a rule, umattend ka. But as an exception, kung kailangan nyong maghabol sa reading sa ibang subject at kabisado nyo naman na ang subject na nililecture ni prof, pwede nang hindi umattend. Basta make sure that you get a copy of the materials of the professor or lecturer kung meron man siyang ibinigay para may idea kayo kung ano ang sinabi niya sa lecture niya. Panghuli, pag-usapan natin si chairman. Ang chairman ng bar exam na si Justice Mario Lopez. Ang exam na ito ay tinagurian na Most Valuable Laban o MVL dahil yun ang initials ng buong pangalan niya, Mario Villamor Lopez. Samantala, ang official social media hashtags ng 2024 bar exam ay hashtag bar ni JLo 2024 at hashtag Most Valuable Laban. So what can we expect from the exam if based on the reputation of the chairman? Number one, expert siya sa criminal law. Bago siya naging justice ng Supreme Court, siya ay naging RTC judge at bago yan, naging prosecutor sa Office of the Ombudsman. Nagturo din siya ng criminal law sa San Beda, UP, Arellano at University of Asia and the Pacific.
Nadala din niya sa international stage ang kanyang expertise sa criminal law bilang state party governmental expert in criminal law sa UN Convention Against Corruption. At kung bar exam ang pag-uusapan, hindi bago sa kanya ito. Bar examiner siya in criminal law during the 2009 bar examination at legal ethics naman noong 2017 bar examination. So, talagang magiging importante or magiging front and center ang criminal law dito sa exam na ito, sa bar exam 2024. So, baka ito magiging killer exam na sinasabi. Yeah, pero hindi lang ang criminal law dapat ang ating i-worry. Dahil sa aming analysis, with the help of inputs from my friends in the academe, posible na may tanong na criminal law principles sa lahat ng bar exam subjects kahit na hindi pa criminal law yung exam na yon. Aralin ninyo ang mga criminal or penal provisions or sanctions ng ibang laws. Halimbawa, may mga penal provisions or sanctions sa labor code. So, pwede itanong yan sa labor law. Sa revised corporation code, sa securities regulations code, meron ding mga criminal or penal provisions doon. So, pwedeng may itanong on these penal provisions in your commercial law exam. Sa train law din, meron ding mga penal provisions doon. So, pwedeng magkaroon ng criminal law question sa taxation. Tapos, sa civil code naman, meron din. You have the Consumer Act of the Philippines na traditionally related sa law on sales. So, civil law subject siya, pero baka magtanong doon ng criminal provisions. And lastly, sa political law, merong mga penal provisions sa local government code. Kaya pwedeng may criminal law questions sa political law. At marami pang iba. May precedent itong ganitong pag-flex ng chairman ng kanyang expertise. Remember when Justice Kagiwa was bar exams chairman in 2022? Diba, two parts, one whole day ang civil law? Then may mga civil law questions din sa criminal law. So dapat handa kayo sa criminal law dahil ito ang expertise ng bar exams chairman. Of course, that is just icing on the cake. The cake still goes to a comprehensive and in-depth study of all the subjects. Dapat maaral ninyo muna ang lahat ng subjects, then saka na kayo maging criminal. Magdagdag focus sa criminal law. So that's it for the 5 things to know or do before taking the bar exam. Are you taking the bar exam this year? What are your additional tips for our bar examinees? Let me know in the comments. Please don't forget to like this video, subscribe for more, and I'll see you in my next video. Laging tatandaan, isip ay buksan, alamin ng batas. This is the House of Law. Bye guys!